nasa Concho na tayo, mga pajakeros. Good morning pala. Palit lang muna tayo ng playlist. Lightning stricken cat. For today, ano lang, short ride lang tayo. Coffee ride lang. Tsaka, reviewin natin yung bago nating item or bago nating device. Sound partner. Yan, nakasabit sa leg ko. Yan, oh. So, bago ang lahat, panoorin nyo muna itong unboxing na to. Hi mga pajakeros, welcome back to my YouTube channel. For this video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo. Actually, this is a speaker by Sharp. This is called ANSS1 Sound Partner. There are three variant, I think. So, black, blue, and white. So, nakuha ko pala itong Sharp Sound Partner na to from my friend. Shoutout pala kay Boyet Golifardo. But you can order this one. Meron sa Shopee. Meron silang store sa Shopee. Or sa Lazada pala. Basta shirt na online, Lazada or Shopee meron nito. So may warranty card siya. Warranty card. Tapos yung manual niya. Okay. Mga... Hindi ko alam kung nagbabasa ba kayo, pero ako hindi ako nagbabasa ng manual. Tapos... meron ditong this one. Okay, yung mga ano niya, yung mga wires, charger, I think charger niya to. Meron siyang Bluetooth transmitter to. I-test natin tapos while riding siguro doon ko sasabihin sa inyo kung ano yung mga na-experience ko. Ano yung mga pros, ano yung mga cons na nanonote ko while using this device. So back to the video, parang mali ata yung ginawa ko ngayon, nagre-review ako habang umahon. Panahingal to mga pajakeros. Ganda dito. Yan lang yung mga view mo dito pag umahon ka. Walang masyadong sasakyan, kaya maganda dito yung sound partner. Kasi habang umahon ka, may music kang pinapakinggan. Papagana, di ba? Habang nagbabike. Teka lang, maingay talaga yung crank ko. Mag-light gear lang ako. Mayroon pa din. Oh! Tayuan ko ha. Oh. Maingay talaga. Hirap magbike ng ganito. May naririnig ka. Buti na lang may sound partner ako. Nax. Na-compensate yung ingay kasi music yung nadidinig ko nang mas malakas kasi no, nasa tenga ako malapit eh. Pero hindi niyo naririnig no. Di ba? Pero maririnig nyo yun kung lalakasan ko. Yan, naririnig nyo na. Diba? So, habang umahon ka, habang nagbabike ka sa mga ganitong lugar, yan, walang masyadong ingay. Morning! Meron kang sound na pinapakinggan. Yan, nakasabit lang siya sa leg ko para marinig ko pa rin yung surroundings ko kasi importante yun kapag nagbabike ka or kapag nagja-jogging ka, diba? So, in-stop ko muna yung music para hindi tayo mag-copyright. Andito lang naman yung ano niya, yung stop niya na button dito. Sa, paano ba? Hirap maging vlogger. Dito, andito yung stop niya, stop and play button. Andito rin yung volume niya. Tapos yung off naman niya, andito sa kabila. Ayan, may off siya dito. Off and on. Pagka on, ma-automatic na siya, nagkoconnect sa Bluetooth. Pag may Bluetooth na open or yung ka-pair na device like yung mobile ko, so automatic na siya nagkoconnect. Kapag may tumatawag naman sa akin, automatic din siya, nakasync na siya dun sa, kasi nakakonnect na sa Bluetooth, diba? Kaya pag may tumatawag sa phone ko, yung phone ko nasa back pocket ko or minsan nilagay ko sa wallet, nagre-ring. Kapag nagre-ring, naririnig ko. So dito ko lang siya sasagutin, itong call na button dito.
Tapos pwede na kayo mag-usap habang nagbabike ako. Kaya yun, sabi ko sa asawa ko, kapag may emergency siya, huwag niya akong i-text, tawagan niya lang ako. Kasi kahit nagbabike ako, nasasagot ko agad yun. Yun yung isa sa mga maganda dito sa sound partner na to. If may mga tanong kayo, for example, waterproof ba siya? Actually, wala akong makitang nagsasabi na waterproof siya doon sa package niya o doon sa manual niya. Pero sinesearch ko siya sa Google, sa mga reviews, sabi nila IPX4 daw tong sound partner. So ibig sabihin, pwede sa mga ambon-ambon, ulan, ambon, wisik-wisik, pawis, ayan, pwede siya. Ay, mali talaga tong ginawa ko, nagre-review habang umahon. Itang katarik, ayan, ayan naman yung crank ko. Diyos ko. Okay, karaos na. So ayun, IPX4, pwede sa pawis, pwede sa mga ambon, pabisik-wisik lang. Pero kapag buhos na yung ulan, hindi na siya pwede. Or kapag ilulublubo sa tubig, lalong hindi pwede. Yun. So kapag umuulan, ang ginagawa namin, kapag malakas talaga, umihinto kami. Tapos yun, if meron kaming plastic or paglalagyan para hindi mabasa, yun, tinatago namin. Kapag maabon-ambon lang naman o hindi naman masyado malakas yung ulan, tinatago lang namin sa loob ng jersey. Dito, pinabuksan namin yung jersey namin, tapos pinapasok namin dito yung ano, yung sound partner, para kahit pa paano, hindi siya directly mabasa ng tubig or ng ulan. Ano ba? Battery! So yung battery nito, wait lang, maganda yung view. Ano? Sarap ng hangin. So yung battery nito, ano siya, 14 hours continuous na playback, or nag-play ka ng music, 14 hours yun. Mas madali pa nga, nauna pa nga malupat yung cellphone ko eh, kaysa sa sound partner. Tapos kapag ano naman, ginagamit mo siya sa calls, sa meetings. Morning po. Morning. Ride safe. Yan, umahon. Kapadyak natin. Yan, pag ginagamit mo siya sa calls, sa mga meetings, online meetings, conference calls, naglalas siya up to 17 hours. Continuous ha, continuous. Ginagamit ko rin siya actually sa ano, kapag may calls ako sa trabaho. Mga online meetings namin, ito yung ginagamit ko. Ang problema, hindi siya pwedeng gamitin sa public or sa office. Which is kasi naririnig siya ng mga tao sa paligid mo. So pag may mga confidential kayo pinag-uusapan, bawal na bawal. Pero kapag hihinaan mo naman yung volume, hindi lang maririnig, pero yung katabi mo maririnig talaga pagkatabi mo. So yun lang. As another din na cons na na-note ko dito abang ginagamit ko siya, kapag nasa traffic ako, kapag yun, maingay yung mga motor, mga jeep, mga bus, mga sasakyan, hindi ko naririnig yung music. Pero ang ginagawa ko is minamax ko yung volume, naririnig ko siya pero unti lang. Siguro kasi yung sound sa surroundings ko mas malakas, kaya hindi ko siya masyado naririnig. Naririnig ko yung music sound lang, pero yung lyrics hindi. Pero okay lang kasi pag nagbabike, ang music na pinapakinggan ko, mga techno bunker as recommended by Boyet, o yung mga pang exercise, yung mga power workout, yung mga playlist na pang cycling talaga. So wala, mostly mga beat lang yun eh, mga beat lang. For example, ito, play ko lang ha, play ko lang ha, yan, ganyan lang, mostly ganyan lang yung music niya. So never mind the lyrics. So para sa akin, hindi rin siya ganun ka cons pagdating sa akin. Stop ko muna kasi baka makapiright tayo. Ano pa ba? Ano pa mga pwedeng itanong? So far yun lang naman yung na-note ko habang ginagamit ko siya. Ginamit ko na to siya 3 times na sa rides. No, pang-fourth na to, pang-fourth. Long rides ha, long rides. Una, ginamit ko siya na nag-Abiang loop kami. Flashback. Ayan, yun to guys.
So, sound partner ng Sharp. Nakakatulong to sa pagbabike. Ano, pag kumahon ka, nakikinig ka ng music. Plus 1,000 watts sa power. Dapat daw ang music sa Sharp sound partner. Oh. Pang TikTok. TikTok riders. Yung mga beat ba, no? Oo. Gagawa dito ng detailed review. Abangan nyo. Sa next vlog ko, ito yung re-reviewin natin. Ano, sir, ano pong masasabi nyo? Parang lang tayong tumambay sa sipa. Pauwi na, sir. Shoutout kay Alonso na week. Ano, sir? Ano, sir? Shoutout kay Alonso na week. End of flashback. Yun, kay Biang Loop kami. Ginamit ko rin siya pang-araw-araw. Nagja-jogging ako. Or kapag kahit nagbabike lang ako sa doon sa amin, sa may Golden, maglalaps ako, ito, ginagamit ko siya. Or kahit pag natutulog ako, halimbawa gusto ko makinig ng mga music na pampatulog. Yan, yan lang. Sabit lang sa liig ko yan habang natutulog ako, nakahiga. Nakatulog naman ako. Lang hingal. Time off muna. A few moments later. May terminal pala ng bus dito. Ngayon ko lang napansin yun. So ayan, balik tayo sa video. In terms naman, kung ang issue nyo ay yung bigat nya, sabihin nyo, bakit mabigat, baka additional weight yan, lalo na sa leg pa, maangala yung leg nyo. Hindi, kasi lightweight siya, guys. 88 grams lang yung weight nya. Actually, hindi ko nga ramdam na may suot ako. Totoo yun, walang biro. Kaya goods na goods. Hingal pa din ako, syempre. Yan o, pa medyo malapit na kasi tayo sa Mandeo, kaya medyo umuumbok-umbok na yung kalsada dito. Ano bang gusto niyo malaman? Yung mga hindi ko nabanggit, search nyo na lang. Ito yung favorite part ko dito. Daming kahoy. Hindi mainit. Pa. Nakaka-relax. Oo nga eh. Yan, napansin ni Kuya, nagtunungan na. So ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog na to. Talagang quick review lang siya ng sound partner. Shout out. Time check 7:47. Alright, so hindi ka pa nakapag-subscribe, please consider subscribing. And don't forget to click the bell button para updated ka every time na bago tayong upload. Thank you for support. See you in my next vlog. Have fun.